Okay, question ni Miss Inara. Bakit pala yung ibang aso na nanganak, pagkalabas ng baby nila, kinakain nila? Oo, nangyayari yan guys, and I've seen it happen, no? Minsan hindi buong anak yung kinakain, minsan pira-piraso. So it could be na talagang hindi maganda yung breeding bitch ninyo or yung brood bitch ninyo. She could be a very bad mother. Ayan, diba? Genetic yan minsan, minsan dahil sa iba-ibang sitwasyon yan. So minsan genetic talaga. They are not good mothers kahit sa mga baboy yan, kahit sa mga ibang mga breeding na mga animals. Kapag ka ang isang individual nakita na hindi magandang magpadede or hindi inaasikaso yung mga babies niya, tapos inulit pa ulit, tapos nakita ganun talaga siya, inaalis na yun sa breeding program, no? So if your dog or your bitch is like that, alisin nyo na po, huwag nyo na po i-breed yan kasi magpa-perpetuate pa yung ganung klaseng problema. Yun yung suggestion ko. Number two, it could be dahil sa stress, dahil ang daming dumadaan, nalilito yung aso, tapos it could be because of other stressors, gutom, or may deficiency, or may sakit yung aso, may hormonal problem, kinakain yung mga puppies. It could be that. It could also be because of different other factors, maaring masyadong bata pa. Okay, as a rule of thumb, do not breed dogs that are less than 1 year old, na mga bitch na 1 year old or female dogs na 1 year old below. Wag muna kasi hindi pa sila mentally, usually hindi rin sila physically fit, no? Sa mga wolves, they don't breed that early. Domestic dogs started to breed earlier. It could be because of an adaptation dahil sa kanilang situation, no? Pero in general, it's not a good idea to breed dogs that are less than 1 year old. Hintayin nyo muna. Pagka nag-heat, bago pag 1 year old, huwag nyo muna siyang i-breed. Ihiwalay nyo muna sa mga ibang aso. Baka ma-aksidente. Ayan, pinakamaganda, ikulong ninyo sa secure na kulungan na hindi kayang buksan ng mga ibang aso, kagaya ni Logan. Marunong magbukas ng kulungan ng may kulungan, kaya napapasok niya. Kaya ingat din sa mga ganon. So, rule of thumb dyan, i-observe nyo muna, it could be a combination din ng iba-ibang mga nasabi ko. Pero it's not a good sight, di ba? Para sa atin, parang ano yun, nakakatakot. Minsan din, may mga theories din na de-detect daw nung mother dog na yung puppy na yun ay may problema. O may health problem, or merong kung anumang problema, kaya kinakain daw nung mama dog. It could be din aksidente, kasi kinakain nila yung placenta nila, di ba? Hinihigop nila yung sabaw, na aksidente rin yung puppy, kinakain din. So, pakainin nyo ng SDN, the best dog food in the multiverse.